Again, good morning. We are now down to Module 7, Types of Speech Act. So we have different types of speech act. Let's proceed now with what is it? Page 16. What is speech act? When we say speech act, speech acts are speaker's utterances which conveying meaning and make listeners do specific things. Ito na siya. So, paano ba natin napapasunod yung mga tao sa sinasabi natin? We have the what we call speech act. So, we have three types of speech act. The first one is elocutionary act. Yan. Refers to the actual utterance of the speaker. Ano ito? Kung paano natin sinabi. Elocutionary act. Yan. Example, ito. Can you pass the salt? Paano mo siya sinabi? It's either sumigaw ka ba or bumulong ka ba? Yung literal na meaning ng can you pass the salt? Yung parang ganun siya. Yan o. Yan. So, dalawang uri ng locutionary act. It's the sounds and yung action, yung particular, kung ano bang ginawa mo. It's either nagturo ka ba or binuka mo lang nagsinyas ka. So that is locutionary act. The way you open your mouth, the way you speak, the way you talk, that is locutionary act. How about the elocutionary act? Sa elocutionary act naman, sandali lang ha. In elocutionary act, this is the meaning of what you are saying. Kanina, kung paano mo siya, sa elocutionary, kung paano mo siya sinabi. Sa elocutionary is the meaning. Ano yung ibig sabihin ng sinabi mo? So, meron tayong different categories of elocutionary act. Example dito, sa elocutionary, sabi mo, can you pass the salt? Sa elocutionary, paano mo siya bibigyan ng meaning? So, it's either assertive. So, assertive, it's either feeling mo ikaw lang yung magaling, sa'yo lang lahat ng tama. Directive, it's either pwede bang pautos, yan. Commissive, parang nangangako ka, yan. Yan yung mga type ng elocutionary act, commissive. Then, we also have expressive. Kapag punong-puno ka ng emosyon, ang elocutionary act doon is yung pagiging commissive mo. Ay, expressive mo. So, thank you so much. I'm so sorry. Then, declaration. Declaration yung it's an act brings change in external. Yung pag sinabi mo pa lang, may nangyari na. Example, magsabi ka. Ikaw, pare, magsabi ka. You are now husband and wife. Pag sabi mo pa lang, nag-declare ka na kaagad. Example, presidente, I declare martial law. So, magkakaroon na ng martial law. So, in short, ang elocutionary act is mga meaning kung paano natin sabihin yung mga bagay-bagay. Example, number one, again, assertive. Pag sinabi mong assertive, ito yung elocutionary act, meaning ng mga sinasabi natin na parang ikaw lang yung magaling. Assertive yun. Directive, kapag nag-uutos ka, example, can you pass the salt? Meaning, ano yun siya? Directive yun kasi nag-uutos siya. Yan. Commissive. Pag sa commissive naman, eh yung promise, ikaw lang talaga ang mamahalin ko. I swear, hindi ako nagsisinungaling. That is commissive. Pag sinabi mo namang nag-express ka ng gusto mong sabihin with the use of your emotion, that is expressive kasi you're expressing your emotion. Declaration naman yung you are fired! Umalis ka na dito. Yung sinabi mo pa lang, nagsalita ka pa lang, may nangyari na. So, that is declaration. Yun. Then, the fourth one is the perlocutionary act. Ano naman yung perlocutionary act? The effect. The effect of what you said. So, example, kanina, sa locutionary natin, locutionary, ang sabi niya, paano niya sinabi? Can you pass the salt? Yun. Sa elocutionary, anong meaning nun? Commissive, meaning inuutusan siya na kunin yung salt. Sa perlocutionary ngayon, makikita na natin yung result ng speech. So it's either binigay sa kanya ang salt or hindi.
kung binigay sa kanya yung salt, meaning effective yung speech niya. Kung hindi, meaning hindi naintindihan. So that is perlocutionary. Again, locutionary, how, what we say, ano yung sinabi natin. Illocutionary, what we mean. And perlocutionary is the result of what we said. Ganun siya, kasimple. Ayan. Naulit lang pala ito, photocopy. So, yun yung laman ng ating oral communication in context, module 7. For this module, makikipartner tayo sa ibang subject. Makikipartner tayo sa ibang subject here, ha? Okay, so that's it muna. Thank you.